Siyempre may konting kaba si nanay. Oh no! Okay, Tita Mariel was wearing white, now brown. Then, gusto mo kumain? Ang baho! Ay, baho! Sabra ka naman, may kimchi kasi yung baong ko. Okay! Okay, kaya na yung sa unang pagbasa, mula sa ano o, di ba? Para tayo naka-Station of the Cross. Welcome back to my channel. It's me, Mommy Maria Padilla. Hello, everyone. Today, we are going to do something different kasi today, nandito kami sa bukid, sa farm. So, matututo ako magluto kung paano magluto dito sa farm at kung ano yung mga pagkain na paborito dito sa Nueva Ecija. Kaya, tuturuan ako ni Tita Minda. Si Tita Minda ay isang Ilocana. Tita Minda, hello! Hello, everybody! Yan, si Tita Minda. Si Tita Minda, 75 years old, pero magkasing lakas lang kami. Parehas kami ng lakas. Ha, Tita Minda? Ano sinabi ni Tita Minda? Mama, ano po ba ang yes sa Ilocano? Oo daw ang yes sa Ilocano. Oo, sa Ilocano po. When? The sarapen. Anong gagawin po muna natin? Makapuin natin? Ang unang ramidin sa arunanta, dati dalikan, kayo, tanpa arunta. Tanong na pangyokot na. Rotanda. Okay na po ba yan? When apoy? Hindi. Ah, hindi. Magparoon kami pa iti apoy. Magluto kami iti dinding-deng. Ah, dito tayo magluluto ng dinding-deng. Apoy para sa dinding-deng. Magluto kami iti dinding-deng. At dinding-deng. Matayig apoy yan. Opo. Awan ti aron na. When? Apoy nanda. Wala na daw apoy. Dalikan. Alika, come. Dali. Come. Sabi niya. Okay. Okay. So, paano po tayo magkakaroon ng apoy kung walang apoy? Yan. Pagtunuan si dalag. Dalag is da po yun, dalag. Ayan na. Sabi niya, Uncle, lagyan natin ng konti. Pero yung dala niya, isang drum. Pero konti lang. Nagulat ako din sa konti ni Uncle eh. Ano kaya ang madami? Ate Minda, 1, 2, 3. Ayan na. Thank you po, Uncle, sa konting krudo. O, di ba? Sila din yung gumagawa. Sabi ko, pupunta ako dito para matuto. Hindi ko na po talaga kayo makita talaga. Dapat awan ki kwaya. O, kwang-kwang-kwang kaya o kwang-kwang kwaya. Ang mga ingredients para sa ating dinindeng, meron tayong fresh saluyo, meron tayong sitaw, bulaklak ng kalabasa, para din siyang bulaklak ng cucumber. Meron tayong... Singkamas to? Bunga ng singkamas. Ah, bunga ng singkamas. Wow, first time ko makakita ng ganyan. Ang palaya po ba to? Patola. Labatiti. Sa Ilocano, labatiti. Kabatiti. Akala ko labatiti. Kabatiti pala, kabatiti. Okay, ito po si Niguelia. Palang. Tapos syempre kamote. Ito naman, meron tayong cutie talong. Syempre may okra tayo. Tapos Parla. Ito na, meron tayong ampalaya. Kamatis, bagoong, at meron tayong fresh na salamagi. So first, ano pong gagawin natin? Yung saluyot, ipe-prepare natin. Gagawin natin. Pinta dati yan, kasto. Ito pinagpili, ito saluyot. Okay. Pero ati doon na mong kukwanta. Wag. So ilalagay natin doon lahat ng gagawin natin? When? The sarapin. Nung malpas natin yung matiyan, saro no, tanda tayo sabong ti karabasa. Ang next doon na gagawin namin yung kalabasa. Pag may kastoy, baka madamdaman na tanong. Okay, kailangan winawagayway daw kasi baka doon may uod. Grabe, nakakaintindihan kami ni Tita Minda. 75 years old pero nagbubuhat pa siya isang sako ng bigas. Sumasakay ng kalabaw, nagja-jump sila ni Gabs kanina. Fully vaccinated po si Tita Minda. She's so proud na swab test na din siya. Diba, Tita Mins? Ayaw, matapuin natin. Yung apoy natin na matay na ulit. By the time na makakain, namutla na yung mga tao. Habang pinaprepare, namamatay. May ginagawa ka, namamatay ulit. Kasi sa sobrang pagod nila para gawin to, matutulog na lang sila. Hindi tayo kagamit ng kutsilyo at saka ng chopping board. Kamay lang lahat. Oo, tigamitin talaga yung dati kamuti. Pero yung iba, hindi. Paano na yan? Lugi ako, wala akong kuko. Isang tanto mo tata. Paano kung hinati ko lang na ganito? Pwede mabalin, yan? Mabalin. Ganyan na lang. Depende yung kayat mo nga ko. Kaya na kakayahan ko, ibaliin lang na ganun ngayon. Next, dito na tayo. Ito rin, mamaliin. Puda-puda, mga kastoy. Pag hindi yan magbaga, ako ang magbabaga.
Okay ba yun, Lola Ernst? Kita ang dati gus na ni Matinag. So nga piniliyam. Yung agay sa luyot. Okay. Kaya pagpagam mo, tas gaya tanumikap. Pinag-aaralan ko ang luto ng Ilocano dahil si Mama Eva ay isang Ilocana. Ito po. Ito po, katimulan dati kasi ng murdong na kandito. Okay, tatanggalin natin yung dalawang dulo. Unang dulo at saka yung kailangan ng kutsilyo. Meron akong mas magandang dala. Gunting! Okay. Well, mabalin. O, oh, diba? Naguntingin natin. Babasit mo data. Kung dadaktil, pwede nga guntingin natin. Okay. Kanina wala akong makita dahil sa apoy. Ngayon naman wala akong makita dahil madilim. Imagine, prep pa lang ito ng dinindeng. Ano tigulay natin dinindeng. Samot-samot dapat ito, ano na yung mas. No? Samot-samot, halo-halo. Well, babalatan po natin siya. Para ato'y ka napait no pag ano mo ngayon. Mapait yung part na yan, so kaya kailangan, pwede rin yung peeler. Mabalin, sige mabalin. Parang kamarigatan. Kailangan ulit natin mag-shades dahil mas ulit yung mata dun sa usok. Kailangan ko mag-ingat dahil baka wala naman na ako makita. Sa pag naka-shades ako, parang 8 o'clock na. Panak pera-girwar, taugasa ka ti kasirola. Huhugasan po natin yung kasirola. Ako kung nagkakaintindihan kami ni Tita Mindo. Diba? Yung buong bahay kubo ba nandito sa dinding? Tigiring! Sabi ng ating mother-in-law, hindi, kailangan half-cook lang. Kasi si Mama Eva ayaw niya ng overcooked na vegetables. Wala siyang onion and garlic, ano? Awan, gusto no dinding, awan ti onion na. Apo, awan ti sibuyas na, awan ti bawang. Oo, walang sibuyas, walang bawang. Akala ko lahat ng pagkain ng Pilipino may sibuyas at awan. Bawang. Wala. No dinding, awan ti sibuyas, awan ti bawang. Awante. So, ilan na po? Amin-amin natin. Lahat, lahat. Pag sa bahay to, oo, sino mo pa piniper? So, ato'y naging bangus nga, may prito nga kwa. Nagpiprito tayo ng bangus? May mantika tayong dala, ating hindi, aji, kwa niyong itapa nga bangus, isang paujayem. Aji, nabati nga bangus, so isang paujayem. Babatiin natin yung bangus, no? Hello, bangus, ganon. Bangus ito yung, ba- hindi, ito yung bangus. Hindi, may adda, nabati nga, aji, nga, itapa mga bangus. Tapa! Itatapa natin yung bangus. Again, pritong to tayo bigat. Ipiprito. Isang paw. Ipiprito natin, so kailangan natin ng mantika. Hindi na. Ah, hindi. Naluto aja yun eh. Ah, yung kanina yung smoke bangus natin? Oo. Yun yung gagamitin natin. Ah, kasi kanina may smoke bangus na kinain. So, hindi na natin ito gagawin. Na. Oh, okay. Ito, pangit to, di ba, atin yung gabulok? Sa amin. Out. Sa amin. Per day. Out per day. Si Ate Minda. May storya tayo. Nung unang nakita ko siya dun sa bahay ni Mama Eva, ang sabi niya, ang hello niya sa akin. Ang taba mo ngayon, Mariel. Ngayon, close na kami. Tinanggap niya na yung katabaan ko. Okay, wow! Super lakas ng apoy. Ang laman nitong ating kaserola, nandiyan may tubig. Puro tubig lang. May tubig at saka may tinapang bangus. Yung breakfast namin kanina na tinapang bangus, may tinapang bangus at saka yung tinapang bangus from breakfast, kasama na lahat, balat, lahat, nandiyan na. At saka tubig. Nakakita ka ba, Ate Minda? Ako, umiiyak na. May kaneto, tawagasa na ito eh. Tigilan ko daw ang kaartihan ko at maghuhugas pa daw kami ng gulay. Chine-check pa ni Mama kung okay ba daw. Naku, pangit daw yung pagkagawa ng singkamas. Iniyakan ko na. Na ano pa ni Mama? Na traffic. Ate Minda, akala ko sa windmill tayo. Ay, sige pala. Para nahihirapan tayo. Siguro sabi niya, nahihirapan tayo. Ako lang naman ang nahihirapan, hindi naman ikaw. Oh, di ba? Kita niyo naman na talagang nandito tayo sa kalagitnaan ng kabukiran. Dito tayo nagluluto ngayon ng ating Ilocanos dinindeng. Thank you, Tita Min. So ngayon ang kailangan, sundin natin yung mga gusto ni Mama. Oo. Unahin daw natin yung singkamas. Buwan talagang mauna. Ito. Mauna talaga yung singkamas. Oo. Dahil matigas yung singkamas. Tapos so unahin natin. Sitaw. Tapos sitaw, okra. Oo. Yung flower, ito yung flower ba ito ng singkamas? Flower, dahon. Ata ti bunga na. Ata ni. Bunga ti singkamas. Okay. Bunga ti singkamas. Atoy, sabong ti karabasa. Yes. So, ne, pero sabi mo, first ito. Saluyot. Santo data sabong ti karabasa. Last yung kalabasa. One. Okay. Ang challenge sa atin, Tita Minz, kailangan half cook. Yes. Okay. When so pag hindi half cook, tayo ang half. Kanina, akala ko, ay gano'n na lang yun, hindi na hinugasan. Yun pala, huhugasan pa. Asa na parang nakaka-fresh. Well, alalagat yung saludo. I give that to you. Kasi mamaya pa natin yung ilalagay. Kailangan natin hanapin. May kagal sa tingin na.
Ah, gilid. Ilalagay natin sa gilid. Oo. Tiigid na. Ang tagaman pa yung plato, Glenda. Kung si Tita Mins may Glenda, ako may urna. Yan yung mga madumi. Kaya kailangan talaga hinuhugasan natin yung ating mga gulay. Kahit na, for example, sabihin pa yun ng organic, minsan kasi yung hangin, ikaw organic yung farm mo, eh, yung next farm, hindi naman. So yung pesticides, minsan nalilipat yon. Kaya importante talaga na hugasan. Huhugasan ko yung singkamas. Buri ka, taramasak pa yung asin. Ah, lalagyan natin ng asin? Oo, lalamasin ko yan para... Ah, lalamasin natin. So wala tayo, may dala tayo asin? May asin. Okay. Asin. Ang galing ng kanilang ano, diretso tapo na yung tubig, pupunta na ngayon sa lupa. Ayan, tiyan asin niya, oh. Diretso na. At saka ang pag-on, iyon, oh. Bakit natin linalama sa asin? Kinatanggal natin ngayon yung mga buhok-buhok, kaya natin ninalagyan ng asin. After huhugasan pa natin, oo. Okay, huhugasan ko na ba? Pwede na? Oo, mabalina. Okay, huhugasan ko muna. Kaya, oo nga, ang galing. Yung mabuhok kanina na wala, natanggal. Alam mo, pag gumanan ako, amoy kamay mo ngayon, alam mo, amoy gulay siya talaga. Pareghalo ate yan. Tapos? Kabilang po yan, plato. Ah, ililipat ko, okay. So, rinince na natin siya ulit. Ang galing, I'm happy 2 times natin siya ginawa. Bakit natin siya 2 times ginawa? Para simple, talagang super clean. Okay. Babalik na natin dito. Lahat? Amin. 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 O, magluluto na tayo ngayon. O, mama, nahugasan na po namin, mama. Ay, natin malukong. Presenting. Iche-check pa, iche-check. Ilipan lang siya muna na mahirap na talaga. Madi. Ay, pinaglalaok mila yung kaunti magit kami. Eh, linalaok daw namin kay mama, linalaok. So, una yung singkamas, tapos sitaw, tapos okra, tapos bulaklak. Okay po, mama. Chicharon bulaklak daw. So now, dito sa fiery hot pot, ilalagay na natin ang bagoong. Oh, di ba? Merong chance of burn. Aray, mainit ha. Sabi pa naman ni mama, alalay lang daw sa apoy or na. No, nagburiken, kabilta dato yan. Nagburiken? Naku, naging German na si Tita Mins, nagburiken na daw. Ano problema dun sa apoy? Ginawa mong mahaba para mapaso ako eh. Ah, ipapasok. Okay. Ganyan din ba sa probinsya mo, Lola Ernst? Oh, iko-cover ba natin, Tita Mins? When? The sarapen again. Okay. Nagburaken? Nagburaken. Kabilta to yan. Wala akong makita, no? Hindi ko alam kung ano ilalagay natin. Kasi nabubulag ako dun sa apoy, tapos nabubulag ako sa dilim. Sige, so, oh, basta lalagay ko to lahat. Oo. Sabi niya yung singkamas. Hindi natin linagay yung singkamas. Asin yung singkamas? Linagay mo pala. Oo. Ikaw naman, no? Dito na yung singkamas. Kinabahan si Tita Mins, sinahanap niya, nasa na yung singkamas. Sabay. Okay, ah, sabay daw. Mama, sabay daw yan talaga. Sabay-sabay na lahat. Hahaluin ko, Tita Mins, hindi? Hindi. Tatakpan ko or buburikin ko? Tatakpan. Okay. Bureken. Wait for the bureken. Huhugasan lang po natin ang ating patola, mama. Mukhang nakalimutan namin kanina. Dito na rin ba natin siya chak-chapin? Ba't tayo may dalang kutsilyo? Ay, magto yan. Hindi tayo nag-chap-chapin eh. Chap-chapin eh. Ang sarap ng tubig. Parang gusto ko nga maghugas ng kamay yung mga anak ko dito, maghugas ng paa. Chap-chapin ko dito? Dito? Pabaliktad. Bakit pabaliktad? Tako, Tita Mins, baka dito na talaga. Sa pagputol ng karne, hindi na naaano yung kamay ko. Baka dito na talaga mangyari ang putulan. Nako, Tita Mins, sobrang delikado nung ginagawa mo. Ba't hindi na lang tayo mag-chopping board? Sana yan. Kapag chinap natin dito, bakit natin kailangan i-risk? Ganito niya gawin. Tapos ganon. Delikado yung ata yung mamasugat dito. Yun, delikado talaga yung pinapagawa mo sa akin. Diba? Oh, pakita natin kay mama na hugas na. Oh, ayan, mama, no? Yes, hugas na. Hantay ata, kaya nagburik pa ah. Ay, nagbuburik na po. Wala po siyang tinikman, mama. Ampay, nita, di pa wala siya. Ampay. Sampay. Titignan ba natin, Tita Mins? No, not God, wala saan. Adi, mabati, ma-OD ata. OD? Ma-OD. Ma-OD daw tayo. Ma-OD daw. Tita Mins, kamusta tayo dyan? Ayos lang. Oh, grabe na yung tulad. Naiyak na rin ako. Naiyak ka na rin. Oh, mag-iyakan tayo, Tita Mins. Mag-iyakan tayo. Hirap gumawa na din. Hampay lang ang nagburat na nam. Oh. Ay, burat. Sabi niya, daw, Tita Minda. Burek. Yung kulo. Ah, bracken. Okay, yan yung bracken. Si Tita Minda. Kung ano sinasabi, grabe. Yan yung nagtatibugong. Dadagdagan natin ang bagoong. Ay, gusto yata akong sunugin ni Tita Minda. Hindi nahahaluin kasi tinakpala niya. Ay,
Ay, sobrang init siguro nung kala na to. Buti na lang yan yung ginamit kasi sa tunay na buhay, dinala pa namin itong aking mga pangmalakasan na kalan. Ayaw ni Tita Minda gamitin. Inisnab niya. So ngayon, titingnan na natin kung nagbe-breaken. Mukhang nagbe-breaken kasi nag-uusok. O, half-cook lang daw, Tita Mins. Yes. Hindi natin hinalo. So sa ilalim, nandun pa rin yung isda. Ayan, nakikita ko na yung breaken. Nakita ko na yung breaken, Tita Mins. Iwari mo. Iwari. Winawari ko na. Katikman mo kung matabang o... Meron tayong kutsara. Meron ako. Yung sabaw, Tita Mins, o pati yung gulay. Mabalin, Mag. Kabil mo ata amin na yan. Kakabil ko na. Ikakabil ata manan. Kabil ata manan. Para sa lahat ng mga patola. Bakit ka umiiyak? Kasi nga inaapin mo nga ako. Ikaw ba? Hindi ka naiiyak? Hindi dahil sa dilim, kundi dahil sa usok. Ilalagay natin yung sampalok, kukugasan natin. Medyo mahirap. Actually, ngayon pa lang, yung usok, sobrang sakit sa mata. Ang masarap nito baka tapos, malamig na ligo. Bigit lang tapo kami dito! Saka gusto ka na gumawa ng dinding-ding sa kubo! Nagka-bagyo-bagyo na po kami dito sa Nueva Ecija! Naging newscaster. Okay. Galaes, pati itong mga to! Yung kasirola! Babe, ano nangyari, babe? Nastop yung isang pick-up so hindi tayo makaalis! Ay. Bumabagyo na! Dahil sa dinding-ding! Walang kabagdap, nakauwi na sa kasi mama! Ate Linda, tuloy-tuloy pa rin ang dinding-ding! Lola Erna! Ako nagbabasa na si Lola Erna! Tatay! Oh. Load a kite, suddenly it crashed. It crashed. Yeah, and Feifei got hurt, and it boom, and it got a big crack on its body of the rocket ship. Oh. Naging rocket ship na yung kite. So medyo stranded po tayo ngayon. Na-stranded tayo dito sa bukid. Naabutan kami ng ulan. Tapos wala pa yung sasakyan, hindi pa nakabalik. Higad. Ay, hindi. Sobrang dilim na, as in wala nang makita. The only light is yung light na nagagaling dun sa headset ni Robin and yung cellphone. So ngayon, okay yung mga kids kasi complete ang globe and smart signal. Nag-check ko pati ang mga sale ng Cooking Ina Food Market. Char, ready na ba yung mga bag mo mabasa? So, sa loob ng damit ko. Mabasa na ako. Yeah, we're going back to Mama Eva's house. We're there in the province. Okay, so ngayon siguro ang oras 6:30 na ng gabi. Sobrang dilim na po sa bukid. Ito na lang yung ilaw, yung mga solar lights namin. Maglo-load na kami. Tumigil na yung ulan. So mga kidlat-kidlat na lang, mga kulog-kulog na lang. Sasakay na kami ulit sa kalaba. Ako pala yung kalabao. So this is our dinding-ding. Ang dami ng pinagdaanan. Malalaman natin kung pasado ba kay Mama. Mama! Kailangan yung tikman yung niluto. Yung dinding-ding na sabi nyo, huwag i-overcook. Na-overcook na talaga, Mama. Lasa. Yun ang di ko po alam, Mama. Kaya ikaw po ang ating magsasabi kung ano ang lasa. Ang verdict, dinding-ding na linuto sa bukid, na stranded po kami, na ulanan lahat dahil sa dinding-ding na ito. Mama, sigurado na overcook kasi ang tagal niya nang nainit yung sabaw. Oh. Aba. Masarap. Naku, hinigop pa ni Mama yung sabaw. Yung sabaw, aba. Sarap. Kahit na na-overcook, ayaw na ayaw pa naman ni Mama yung overcook. Yun pa naman ang kanyang bilin. Ay, padasin yun ang loob. Pati kasi dinding-ding. Nasarapan talaga siya. Paborito ni Mama yan eh, dinding-ding. Oo nga eh. Lagi ko nalilinig sinasabi niya dinding-ding. Thank you, Mariel. Pokring ina ito, gawa mo ito. Thank you, Mama. Yung paggaluto ni Pamangkin, talagang ilokana flavor yun. Alam mo, dyan ako mahilig sa dinding-ding na yan. Yan ang patay. Oo, dyan tayo naiindap. Congratulations! Cooking Ina, napakasarap po. Sa dream come true, natikman namin ang pinapanood lang namin sa Facebook. 2 thumbs up. No to die. Vitamin C, okay. Those are your multivites. You like your multivites? Yeah, good job, Aris. So plenty naman. Only take a little bite.
bye. Gummy, see? Good job. Wow. Ang next na kailangan natin pasalamatan, si Tita Minda. Kailangan sa kanya sabihin, success. Tita Minda, success! Tinikman ni Mama, ang sarap daw po. Salamat, Ate Minda. Tita Minda, thank you. Worth it dahil nagustuhan ni Mama. Natutunan ko kung paano gawin ang Ilocano Dinigdig. No, overcook lang ito kasi nga mainit. Opo, mainit na. Yes. Ano yung dinigdig? Masado ba ang cooking ina, Ilocana? Ilocanang cooking ina. Approve, kailangan gada nagluto ang Ilocano. Nagluto pati buro. Marami pang pinapa-assignment sa akin si Ate Minda. Oo, yung buro daw. Yung buro naman daw. Buro. Thank you so much for watching. Okay. Bye.